ipapakita ko yung araw kung paano mag zero count. Ayan. So ito yung ating motor. Ayan, no, may start siya. May start yan. So nilagyan ko na rin ng pipe bang kasi meron ako ditong Bluetooth na AFR. Ayan. So ito yun. Ayan guys, so ito yung aking AFR na gamit yung Bluetooth. Ayan. So kapag nire-rev mo yan, kanyang AFR. Okay? So, yun yung aking Bluetooth na AFR. So, mga gusto mag-inquire, ayan, available naman yan. Okay? At yung sample ng Bluetooth AFR. Then, papakita ko sa inyo paano mag zero count. Ayan, yung 25 na yan, na count na yan, i-zero natin yan. Okay? So, gamit yung ating Angtec. Okay? So, tabihan na lang yung mga sunod na kaganapan. Okay, doon naman tayo sa pag-zero ng count. So, open natin yung ating motor. Ayan. So, buksan natin itong ating, ayan, nakikita natin yung ating serial number, yung ating eSIM ID, 25 count. Then, punta tayo sa tool. Confirm natin. So, turn off ignition switch. Ayan, then okay. Then, cable, try again. Ah, sorry. So, nakabukas kasi isang software. So, dito muna tayo. Ayan. Okay, the off, then okay, then on natin yung pagka lumabas yung message ito na i-on natin, ayan. So on natin, ayun. So makikita nyo dito, 25 count confirm yan. So para ma-zero yan, so gagawin natin, punta lang tayo dito sa right, F-room, then right, then okay, then pasukin natin yung file. Ayan, nakalagay sa akin sa desktop. Then, clear plus count. Then, open. Then, off natin yung ignition switch sa motor. Sundan natin yung message na yan. Then, okay. So, pag lumabas yung message, saka natin i-on. Ignition switch on. Ayan. Then, tingin natin mag-write. Ayan. So, mag-write siya ngayon hanggang sa matapos yan. Mag-100%. Ayan, kaganda na yung antik na to. Nakaka plus count siya ng 0. Okay. Then, yun. Hintay lang natin matapos yan. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko. Simple lang, gumalaw at hindi nandadaya. Ang customer ay masayang uuwi at taandar ang motor ay banayad. May motor ka bang nasira na lumalala? Dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor, di pa rin mawala. Pinakamasakit, pinabili ka pa ng pyesa. Oh shit, hindi naman palayo ng sira. Okay, so yun, nakalagay ay EPROM writing complete. Turn K off, then press OK. So off natin yung susian. Ayun. Off na yung motor. Then okay natin. Yon. Then yung gagawin natin dyan. So tingnan natin ulit ito. Punta tayo sa tool. Ayan. Then ECU information. Then ignition switch off. Ayun, naka-off naman yung motor natin. Then okay. Tapos hintayin natin mag-message yan. Then i-on natin yung susian. So pag on, alright, so nakita nyo 0 na yung count. So okay na natin. Tapos testing natin motor. Pag hindi umandar, magre-replus lang tayo ng panibagong tono. Pero pag umandar, so good na yan. Hindi na siya corrupted. Ayan. Alright. So okay na yung ating motor. So ang kagandahan niya, na-refresh na yung EPROM. Hindi siya, kumbaga, hindi napupuno yung ating EPROM. Kasi pagka once kasi napuno yung ating EPROM, yun isa rin sa sanit na nabablock yung ECU natin or napupull memory, parang ganun, naghahang or kaya nakukurap yung program. So maganda laging yung count niya na i-zero. Okay, sana may natutunan kayong araw guys, then bye bye. Mga bibili pala niyan guys ng Angtec na yan, available na sa atin yan. Then yung files na pang version 3 na Honda, version 1, version 2, version 3 gumagana din yan. Then, pati sa mga 160 series, offline yan guys ha. Hindi nyo kailangan ng wifi dyan para mapagana yan. So, yung kagandahan nito.
Then hindi kayo basa-basa makakorap dito kasi ang kagandahan nito, may pang-recovery din siya. Yung mga na black mode kaya niyang i-unlock, ayan. Then sa approve kaya niya ring i- yung nakita nyo. Okay, so bye-bye.